May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa. Ang taong 2023 ay binag-uusapan ang posibleng paggamit ni Bongbong Marcos sa pondong inilaan sa 2023. Ayon kay BBM, masyadong maliit ang natirang pondo sa 2022 upang gamitin bilang ayuda. Sa plano niyang gamitin ang 5.268 trillion pesos upang simulan ang BBM bill o ang stimulus package ng ayuda. Ayon kay Bongbong Marcos, buong Pilipinas ang tinatarget ng kanyang administrasyon bigyan ng ayuda na maaaring umabot sa 10,000 piso o maaaring doble pa ayon kay BBM upang hindi masayang ang pera ng gobyerno. Tuturuan nila ang taong bayan kung paano palaguin ang pera na matatanggap sa gobyerno. Ibig sabihin, kasabay ng ayuda, maglulunsad ang Administrasyong Marcos ng programa na tututok sa pagtuturo kung paano paiikutin ang Pilipino ang ayudang matatanggap sa BBM bill sa ganitong paraan. Masasayang ang pondo ng 2023. Sinikundahan naman ni Tina Kanda ang planong ito ni BBM, officer in charge ng DBM. Ayon sa DBM, maganda ang naisip na ito ni BBM na paangatin sabay-sabay ang mga Pilipino. Sa katunayan, wala pang nakakagawa nito maliban sa yumaong Ferdinand Marcos na noon ay nakapokus sa agrikultura na siyang dahilan kaya lumakas ang piso kontra dolyar. Ayon pa sa DBM, sa ganitong paraan, hindi masasayang ang paggamit sa pondo ng 2023 dahil bago pa pumasok ang taong 2023 na ibalik na ng Administrasyong Marcos ang pondong inilaan sa 2023 dahil mismong mga Pilipino na ang magpapaikot sa ating ekonomiya. Suportado naman ni House Majority Leader Martin Romualdez. Nilalapitan ng mga nangihingi ng tulong sa kanyang programa. Naging direktor ng charity programs ng ACIS. Siya si Erwin Tulfo, nauupo bilang DSWD Secretary. Happy and sad. Happy because it's a dream helping Filipinos. Sad or scared because it's a broader and bigger responsibility. Sa formal na pag-isilbi niya bilang susunod na DSWD Secretary, susundin niya ang anyay utos sa kanya ni President-elect Marcos. At yan ay para matiyak ang tulong sa mga nangangailangan Pilipino. Dapat kasamaan niya ang mga mahihirap sa pag-angat ng ekonomiya. Mr. President, sir, lalo dito sa DSWD, sinasabi ninyo, inclusive lahat, lalo na mahihirap kasama pag-ahon, dadalhin ho natin yan. Pag nagbigay tayo ng guarantee letter, nakapirma, nakita mo pirmado ni Erwin Tulfo, it means to say that Erwin Tulfo and the DSWD will settle that. Pag nakita mo yung pirma ko na doon, Erwin Tulfo, Secretary DSWD, ibig sabihin nun, babayaran kita. Pahagi ng tulong ang unang utos niya sa DSWD. Yes sir, yun ho yung instruction ho ng Pangulo. Yun ho yung papasok na Pangulo na digitalize yung pagbibigay ng ayuda. Gusto niya na mabilis. Ang gusto po ni President-elect Marcos, bago pa magbukas, kung kunwari tumama yung bagyo ngayong umaga, mamayang tanghali kung po pwede kumakain na sila. Kung may sunog kaya, nagkasunog ng 4 a.m., dapat alas 8 kumakain na yung mga tao dahil nasunugan. May mga medyo malinis na nadamit, may mga tuyo na nadamit. Yun ang gusto ng mapasok na Pangulo. Sa ayuda, hindi lamang yung mga nakagawi ang delata, noodles at iba pang canned goods bilang paunang tulong tuwing panahon ng emergency at kalamidad. Actually, tinitignan ko nga dahil nung may mga nagko-cover din ako yung may mga military exercise, yung mga Amerikano, nakikita ko yung kanilang meals ready to eat. Masustansya dahil punong-puno ng calories, ibig sabihin ng mga protein. Chocolate, no? Hindi ka magugutom eh. May mga chicken alaking, may mga ikanga, mga corned beef na bubuksan mo na lang, kainin mo na lang eh.
pero masustansya siya at saka para hindi ka magugutom dahil punong-puno ng calories at saka protein. So siguro ganun ang gawin natin. Instead of mga sardinas-sardinas, meron na at pwede pag-i-share ng dalawang tao yung isang pakete, ilalagay mo ganun, yung meals ready to eat. Titignan natin kung sinong company ang pwede magbigay. Kanyang kakayahan. By May 31, 2023, kung hindi ko pa ako nagagawa yan, eh ako mismo ang bababa sa pwesto para pagbigyan naman, bigyan ng option ng Pangulong Marcos na mamili ng iba na uupo dyan kung hindi ko magawa yung trabaho bilang DSWD Secretary or higitan pa ang mga nagawa po ng mga dating Social Welfare Secretary. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa.